Yo, my man. Good morning ho. Praise the Lord. Amen. May tumugon na. May tumugon na ho sa vlog ko kahapon. Ngayong 7 a.m. July 13, 2021. Friday the 13th ngayon. May tumugon na hong isang viewer na kahit pamapamasahe, mag-aabot daw siya. Eh, ako ay nagpapasalamat sa isang taong yan na halos 100 viewers ang nakapanood siya, yung kauna-unahan nag-response. Salamat sa taong nakakaunawa, nakakaintindi. Alam nyo, higit sa lahat, laging may isa o dalawa. Sabi nga ng Diyos, isa o dalawa na nagkakatipon sa aking pangalan ay doon doroon ako, sa gitna nila. Sabi niya ni Kristo sa Mateo. Okay. Kaya nga sa vlog ko, kung may isang nanonood o may isang subscriber, pwede na ho, okay na rin kesa sa wala. Ang inaano natin, kesa sa wala, di meron natin. Umupo ka maghapon, walang magbibigay sa'yo ng piso. Di ba ho? Kaya nga, palakpakan ho natin ang isang babaeng to na nag-response sa akin ngayong umaga lang. Salamat sa'yo. Palakpakan natin. Amen, amen. Praise the Lord. Salamat sa'yo, Panginoong Jesus. Talagang ang Diyos ay buhay. Talagang ang Diyos ay nakatingin lang sa atin. Pinanonood lang tayo ano pinaggagawa natin sa buhay. Yun nga yung sinasabi ko sa vlog ko na makapag-share ka ng piso sa kapwa-tao mo, eh maibibilang ng kabutihan sa langit yan. Pero kung sa pamantayan ng Biblia ang susundin mo at mababasa mo, sa Biblia ko kasi ano eh, ang nagbibigay sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Yun ang sabi. Ang nagbibigay sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Ibig mong sabihin, nagbigay ka sa pulubi. Ang kapal naman ang mukha natin. Ang Diyos may utang sa atin. Ano ho yan? Parable, mga salita. Sa kawikaan niyan, Haring Solomon. Ibig sabihin parang parabola. No? Ang nagbibigay sa dukha, siyang nagpapautang sa Panginoon. May talatang ganyan sa Biblia nakasulat. Kaya nga sabi ko, yung mga daan-daan, libo, milyon sa mga pera sa buhay, eh makatulong ka lang. Hindi naman obligasyon yun. Hindi naman, wala ka, bigay ka ng bigay. Hindi naman ganun. Yung makapag-share ka lang, sa buong buhay mo, nakapag-share ka ng isang beses, di okay na. Diba? Wala namang, walang halagang pinag-uusapan kung hindi yung kabutihan ng puso mo sa kapwa mo. O bilang nilalang ng Diyos na may pag-ibig ka, magagawa mo yung. Pagka may pag-ibig ka, ang lahat ng bagay magagawa mo. Sabi nga sa Biblia, sa banal na kasulatan, ito yung nababasa-basa lang naman. Gabutil man ng mustasa ang pananampalataya mo, kaya mong ilipat yung bundok eh, di ba? Maililipat mo. Kaya yung kunyari, yung pinatubo sa sabog, pwede mong ilipat sa dagat eh. It's a little faith to the Lord Jesus Christ. Yun lang mo ang pinapaliwanag natin dito sa usapang ito. May tumugon na sa isang tao na humihingi ng tulong dahil ang kanyang asawa ay na-hospital. Nakablog ho yun, nasa content ko yan dito sa YouTube channel ko, nasa Facebook live ko, nasa True Life vlogging ko. 3 pages ho ang ginamitan ko niyan. Eh, ngayong umaga, pag-ising ko, blessed to the Lord, salamat sa iyo, Panginoong Jesus, may nag-reply sa akin. Sabi niya, Nixon, magbibigay ako kahit pamasahe lang. Pakibigay mo sa kanya, baka may Gcash siya, sabi niya. Ito, YouTube to, this is the word, you know. Word ang makakapakinig sa vlog na to. Buong tao sa mundo. Pero may isang nag-reply ho,
kaisa-isahang pa lang. Ewan ko sa mga darating na araw, kaya lang kung patay na yun, asawa niya, wag naman, eh, ibigay pa rin natin yan. Kasi ang kay Pedro at kay Pedro, ang kay Juan at kay Juan, ibigay mo ang nararapat, buwi sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Yan ang mga explanation lang natin. Maputol ko, time out. Pagising ko, bukas yung electric pan eh. Nakakalimutan ng asawa ko. Saksak ko nga muna to. Medyo pinapawisan ako, mainit na. Iingay. Palitan ko na nga ng Elis ito. Okay, ang vlog ko ngayong umaga, ang first vlog ko ay isang biyayang vlog to na may nag-message sa akin, may nagminsahe na magbibigay daw siya. Sabi ko, papuntahin ko sa'yo, ayaw niya magpakilala. Hindi rin naman masama na ipaalam sa tao ang pagtulong mo. Pero higit sa lahat, meron din namang tao na ayaw ipaalam ang pagtulong niya. Parang lihim. Kaya nga, meron din salita, ang ginagawa sa lihim, mabubunyag sa panahon. Sa kasamaan yun. Pero sa kabutihan, ang paggawa ay isang sekreto dahil sa Diyos galing. Meron din ganun. I respect you at nire-respeto ko ang iyong kagustuhan sapagkat yan ay iyong kalooban. Tama yan. Salamat sa iyo. Isang babaeng Samaritana. Di ba si Kristo nung naglalakad, may humipo na isang babae sa damit niya. Humipo eh. Nilaylayan. Narandaman ng Diyos eh. May umipo sa damit ko. Meron eh. Narandaman ng Kristo yun eh. Naglalakad siya, may umipo sa damit ko. Meron palang kahilingan yung babae. Actually, medyo nakakaiyak, nakakatouch pag mga spiritual yung usapan. Parang nararamdaman mo ang mararamdaman ng isang taong may problema. Di ba? Tapos hindi ka makatulong or may maitutulong ka, ayaw mong tumulong. Di ba? Mga ganun. Sabi sa kanya ni Kristo, sa pananampalataya mo yan, granted na. Diroin niya, di ba? Si Kristo nga, damit lang nila, hinawakan, laylayan lang. Naharandaman niya. Ganun din ang isang tao na kapag may mabuting budhi at may mabuting puso, eh, mabilis makarandam ng kabutihan. Alam mo, sa totoo lang, sa vlog ko lang ho talaga, walang kapareho ang vlog ko. At ako'y nag-iisang vlog sa buong mundo. Ako ang baguhang vlogger na natutong mag-vlog na hindi ko rin ho alam na matatakbo pala ng buhay ko to. Sa ngayon ho kasi, nabubuhay na ako na magdadalawang taon na nagbablog ako. Nabubuhay na ako sa social media. My living continue to stand up my life to the take a vlogging, you know. May mga English tayo ko. Pa English tayo, moderna to. Actually wala pa si moderna, may mga bayabas English sa tayo. May mga alateres English sa tayo. Higit sa lahat din sa Carabao and Shake English, you know. But I will try my best to speak English because some of my viewers and subscribers are the husband and the wife. It's a foreigner, right? It's a other blood. It's a white people and black man, black woman. Thank you very much, Barabara Vlog. Shout out to everyone. This is Nixon Labron. Yo, my man. Okay, ang title ng vlog natin ngayon, may isang taong tumugon sa kahilingan ng isang taong nangangailangan. Ah, ganun, diba? Biroin nyo, nag-vlog ako kahapon. Actually, hindi ko naman minamadali. I will not rush or I will not forcing everyone to help as soon as possible these people, you know. This is only a explanation and sharing to all people my content of my vlog, right? Gusto ko lang ipakita sa inyo na ang vlog ko at content ko ay ito talaga. Ito yung content ng vlog ko. Ang bida ay kayo, hindi ako. Ginagawa ko to para ipakita sa buong mundo, sa lahat ng tao, at makita rin ng kapwa-tao natin ano ang kalagayan ng bawat kapwa-tao natin. Parang ang sarap eh, no? In short, the content of my vlog, chismoso ka ni Ikson. Yeah, I'm a scoop people, you know. But this is for all. It's not for my own interest, right? Kasi
ipapakita ko sa inyo, kakausapin ko ang bawat tao, di ba? Ito yung buhay niya. But at the back of this blood and content, you will feel and you will understand we are all lucky of the life here in the world. Ibig sabihin, alam niyo ang ibig kong sabihin, salamat tayo na hindi naging ganito ang palad ng buhay natin sa mundo. Hindi tayo naging ganyan. Maayos ang buhay natin, buong ating pangangatawan, meron tayong maliit na tahanan, meron tayong maayos sa pamilya. Tapos ang kausap mo, isang taong mahirap. Ano? How do you feel? How do you feel for that situation, you know? This is a live, you know? It's a live content of Nixon Debron. Live po ito. Ito, isang taong mahirap. Ang taong maayos ang buhay, sapat ang buhay, maayos, walang pakialam yan eh. Mind your own business, you know. I'm not interested for kind of your content, your blog. You know? Oo, pero dapat habang nagkakaedad ang panahon at ang mundo at ang tao, kagaya natin, nagkakaedad tayo, mawawala rin tayo lahat sa mundo, makakagawa tayo ng mabuti kahit konti. Especially to the family and relatives and all people in the world. Sana sa lahat ng mga tao, hindi naman nila lahat natin, nakakatulong ka ng konti, di ba, kahit marandaman mo lang, magdasal ka lang ng salamat Panginoon. Salamat po, hindi kami nagkaganyan ng buhay. Salamat po, maaayos ang mga anak namin. Meron kaming nailalapag sa lamesang pagkain. Pagbukas mo ng gripo, may tubig. Di ba ho? Ang lahat ng biyaya na nakikita ko sa buhay ko, idinidilat ko yung mata ko. I open my eyes to the all blessing of the Lord in my life. We have so plenty and many, many blessing in my life. Example, what is many, many blessing in my life? I'm still alive. Complete my body parts, you know. We have no defect in my eye and ears and nose, right? My family and my knee are in a good condition. This is a normal memory, right? When I wake up in the morning, I remove the muta in my eyes, and then after that, I will ihi in the CR. It's a blessing. After that, I will go to the toilet, CR, bathroom, men's room, you know, kubeta, tatay na ako. Ayos, blessing na naman, di ba? Pagbukas mo ng gripo, may tubig. Pagtingin mo sa electric pan, umaandar, may kuryente. Lahat, alam nyo, sa ako medyo makata, madrama, maano. Kasi nga, I feel the spirit of the Lord. Eh. Pag mararamdaman mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo sa buhay mo, your heart and your mind will be clapped and happy the feeling. Amen! Salamat sa Diyos. Bakit? Kasi malakas tayo, gumagalaw tayo, nakakakita tayo, nakakapagmura pa nga tayo. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Diyos simula nung isinilang ako sa mundong to hanggang sa mga oras ito. Maayos ang tinahak ng buhay ko, maayos ang naging papel ng pagkapamilya ko sa buhay ko. Higit sa lahat, sa bilis ng panahon, hindi ko naramdaman na ako isang lolo na pala. Lolo, I'm the step of the family, you know. My rest time will be concerning of my apo. My everyday routine will be washing for the clothes. And keep the old clothes when all dry in the sampayan, right? Naging masaya ako sa buhay ko dahil maayos at maganda ang kalusugan ko. Higit sa lahat, ang kalusugan natin, it's great. Salamat, Panginoong Jesus. May mga kaidadan ako, may mga kaibigan tayong mga may sakit, may ano, takot na takot ako dyan. Parang ayoko ng mga ganyan. Mga may sakit, may problema. Ayoko ng mga nalulungkot ako sa ganun. Ayoko talaga. Panginoon, wag mo po akong bibigyan ng mga problemang ganyan. Baka hindi ko kaya, mapraning ako. Wala. Pero hindi mo rin pwedeng sabihin na okay lang. Miski walang pera, wag lang magkakasakit. That's bad, you know. Ayoko ng mga ganyang words. Ayoko niya. I don't like to accept that kind of words. Right?
ayoko niyan kasi when you wake up in the morning, automatic all things you will hold, you have money, right? Lahat ng waka mo may bayad. All things you hold, you will pay that. Hawakan mo pandesal, babayad ka. Buksan mo gripo, babayad ka. Saksak mo kuryente, babayad ka. May bayad dyan eh. Kuryente, tubig, di ba? Itong, this is a forever payment. Walang katapusan bayad sa kuryente, tubig. Ito lang ang nagiging problema ko sa buhay, pambayad ng kuryente, tubig. But, you know, in a long, long run, monthly always save my billing. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Kahit wala ko akong trabaho, I have no work, no job in 21 years, going to 22 years. Nasusurvive ako because of what? Because of the power of the Lord, the miracle. Ang mga milagro ng Diyos sa buhay natin, hindi mo nararamdaman araw-araw ng buhay natin. Kaya nga, kung wala kang trabaho, bakit ka magnanakaw? Wala akong trabaho, kaya ako nagnanakaw. Hindi to, eh, mabubuhay ka basta may tubig. Inong kang tubig. Wala na tayong ibang pag-uusapan kundi magpasalamat tayo sa araw-araw ng buhay natin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Tignan natin ng mata natin ang lahat ng biyaya ng Diyos. Gisingin natin ang ating mga tenga. Huwag tayong matulog sa pansitan. Gising ka nga, bagamat buhay ay patay. It's a very hard words in the Bible. Bagamat buhay ay patay, ang bulag, kapwa sila sa hukay mahuhulog. Pagka ikaw inakay ka ng kamalian at ng bulag, saan ka mahuhulog? Doon sa escalator, laglag ka sa kanal. Madadapa ka kasi nga bulag ang umaakay sa'yo. Kaya nga, gumising ka, huwag kang tutulog-tulog, huwag kang tatanga-tanga. You always alert. Ano sabi ni Arnold Clavio? Gising ka, 24 oras. Ano sabi ni Ted Pailon? Hindi pwedeng wala kang pakialam. You know what I'm saying, Ted Pailon? Manny Pacquiao, you know? Thank you very much po. Ito ang balita lang natin na may tumugon na sa kahilingan ng isang asawang na serious stroke sa ospital. Walang amount na binibilang, walang amount na hinihingi. Kahit 5 piso, 10, 25, pwede na. Kahit 20, 50, 100, pwede na. Salamat sa isang babaeng tumugon sa vlog na to. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na sabi ko, sana may tumugon kahit isa. Sabi niya nga, Nixon, nagpapasalamat ako sa iyo. Eto, nagla-live tayo. Nagla-live kaming dalawa. Nagugupit ako ng kuko eh. Pati yung apo ko ginupitang dumating eh. Eh yan naman, kada dadating sa akin, puro problema. Puro problema dating sa akin yan. Pero ako ho, ever since na nakilala ko siya, laging granted lahat ng mga request niya sa akin. Kaya malapit sa akin yan eh, lumalapit. Maraming mga taong naglalapit sa akin, maliit na bagay na tutulungan natin. Hindi man sa financial, sa ibang bagay nakakatulong. Kaya ako ho, kahit papano, nararamdaman ko na naaawa ang Diyos sa akin. Maraming pagkakataon na maaksidente na ililigtas ako. Dumadating sa buhay ko. At naiisip ko yan sa araw-araw ng aking buhay. Dahil kaisa ko ang Diyos. Araw-araw kausap ko ang Diyos. Yun lang ang pinaka-depest sa buhay natin. Para vlog, shout out. Ang Diyos ay nanonood sa ating buhay. Tinitignan niya lang ang buhay natin. Pagkailang kailangan na, hindi nga kailangan, binibigay niya. Siksik, liglig, umaapo. Malakay tres dis. Hindi yun, nasa Israel utos yun, hindi sa atin, sa Israel. Eh, ginagamit nila yun, pang ano sa mga tao yun. All religious organization using the verse of the Bible, Malakay 3:10. Ang Malakay 3:10, so, sabi ni Brad Eli, iangat mo sa uno yan, ibaba mo hanggang 4 bago dumating sa Jesus. Si Moises ang kausap ng Diyos yan, tao sa Israel, hindi tao dito sa atin at hindi kapanahunan natin. That's the meaning of that verse in the Bible, you know. Take note, my words. Thank you very much. Salamat sa inyong lahat. Salamat. May tumugon na sa vlog ko, sa YouTube, through live vlogging, at sa Facebook page. Salamat. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.